Kagad-kagad ang mga binigay ninyo sa akin. Inakalay ko sa inyo. Kunin ninyo. Isirso ko ko ang lahat. Kayo nang bahala sa kanila. Sa aming lahat. Ang Tanging Yaman na isang pelikulang sasagot sa mga katanungan posibleng matagal na rin kumukurot sa ating mga damdamin. Hindi ko ba siyang nilito? Sino? Ito ba'y ginagawa ng Diyos para sabihin sa akin ang mali ako? Akala mo siguro meron kami sa iyong pamilya. Mom! What's going on here? How can you feel any love for that man? It's a story about a family. How it is that you, the people you are closer with, the closer you are with people, the more problems you have with these people. Because that's because you live, you share your lives, you have the same references. So it's typical in the sense that every person will find something of himself and something of his family and something of his relationships in the movie. Ang pelikulang Tanging Yaman ng Star Cinema ay isang storya ng katotohanan tungkol sa pag-ibig at pagtitiwala at kung saan ang dalawang ito ay posibleng maging daan tungo sa pagbabago at magbigay ng bagong pananaw sa relasyon at pamilya. The inspiration really for this game, when, for this particular story, was when I was attending a recollection at our parish during Holy Week in 98. And on that particular day, the priest was talking about the prodigal son. And I mean, you've heard this story many times before. Nakuha ko sa pagkakakwento ng pare is that, you know, the son who was left behind loved his father for the wrong reasons. Huwag mong sisigaw itong anak ko! O, talaga! Sinta nila ang anak mo! Ako, baliwala ako sa'yo! Minsan, hindi ko naramdaman ang balasakit ka sa'kin! Bilang isang nagbabalik na direktor, dala ni Direk Loris Gillian ang isang storyang matagal ding natanim sa kanyang isipan. And now, in collaboration with Star Cinema, that material becomes a movie made to celebrate the power of love and faith. When she left the industry, I really felt sad because ang feeling ko may nawalang isang matinding haligi ng industriya. Until this Chris Aquino, so makulit, you know. Finally, after 1 year of calling to interview me and Johnny about what we did during all these 7 years. So we went and it was taped as live. Isa sa mga tanong ni Chris Aquino, Direk, babalik ka na ba sa pelikula? Exactly. So I said, well, I'd like to do a family movie maybe. I was just, ganun, but it was written already by that time. And then when that was shown on, when the interview was aired, before the show was over, I got a phone call. But Direk, let's meet. And we presented several concepts to her. But you can feel that kung gusto ng director yung konsepto mo. So I asked her, Direk, ano bang gusto mong gawin? Ang sabi lang niya, I have this material entitled Change of Heart, which she wrote. And sabi niya, if you can read it, after reading it, sabi namin, this is our Tanging Yaman. She came to Star Cinema with a script of Tanging Yaman. And when I was asked to come into the picture, Raymond and I, my first draft na. It was a beautiful first draft, and we only had to make adjustments to update the dialogue, tapos streamline some scenes, tapos expand. Isang napapanahong kwento ng pamilya, pinakamalalaking artista ng panahon, isang nagbabalik na batikang direktor, at isang pelikulang tutuklas ng ating Tanging Yaman. Star Cinema saw in Loris Gillian's material a potential epic story about a contemporary family.
So with a very timely and strong plot for a movie, they gathered the best actors in town to play the major characters. Altogether, they created wonderful sights and powerful scenes, which was made more impressive by the soul-searing drama of the story. You won't have a single centavo to your name! We sat down with Loris, Chara, and myself, and we chose the actors that will give life to the characters, regardless of their superstar status, because we believe that the material is strong enough to carry the film. So here's these two brothers, plus we have a sister, who's played by Dina Bonnevie, the older brother, the prodigal son. When the movie starts, tapos na yung kanyang, nakabalik na siya, many years after. The sister goes like in between the older and the younger brother, depending kung sino ang pabor sa kanya, or kung saan siya makikinabang. So she connives with these two. These two are really, they may see each other, but they're really antagonistic with each other. Then there's the chance for them to sell their land. They have this big piece of land na pag nabenta yon, masosolve, sa tingin nila, masosolve ang mga problema nila. Kayo na ang naghati sa pinagbentahan ng lupa. May narinig pa kayo sa amin? Tapos pumunta kayo rito para makita nyo na wala nga kaming nakuha. Ano akala nyo sa amin? Mukhang pera? Ano akala nyo ginagawa namin sa mama? Hinuhututan ng kwarta! Si Dani ang panganay ko. Iniisip niya na ang salapi ang solusyon sa lahat ng kanilang kahirapan. Masama ano sa akin mga kapatid ko, especially yung kapatid ko na laki na talagang galit na galit sa akin, even implying na yung perang pinapadala niya sa nanay ko, eh, ako ang gumagastos. Yung mga ganong klaseng ano. And then my other sister who's in the States na kailangan din ng pera, eh, ayaw niya nang may makaparty pa kasi tama rin naman yung prinsipyo nila dahil nakuha ko na yung party ko. In this movie, there was this one scene where he has to break down because it's his reaction to his mother. Yung nalaman niya kung ano nangyari, anong sakit ng mother niya. That's the first time I've seen him cry, really. Si Art, matigas ang kanyang puso. Sintigas ng bakal na unti-unting kinakain ng kalawang. Gusto mong maging photographer ang anak mo? Mas magiging successful ang isang tao pag gusto niyang ginagawa niya, di ba? So ayaw mong maging doktor? Gusto mong isang photographer lang? Si Art, mas very traditional sa kanyang pagpapatakbo ng kanyang buhay. Iyon talagang one-dimensional lang. Si Grace, ang kaisisang anak kong babae. Umuwi siya pretending na may pera sila, maayos ang pananamit niya, pero actually, ang buhay nila sa States talagang isang kahig, isang tuka. Parang nandun pa rin yung illusions niya na may pera ako, mayaman ako. Parang ayaw niyang ipamukha na, oh, malis ka, pumunta ka sa States, tapos naghihirap ka rin pala. Proud siya. Sorpresa ko ito para sa'yo. Lola, this is your wedding gown? So beautiful. Noong ko pa sana gustong ibigay yan sa'yo para magamit mo sa kasal ninyo ni Francis. Sabi ko nga sa aking sarili, sigurado, pinakamaganda ang prinsesita ko sa araw ng kanyang kasal. Kaya lang, umalis ka. Iniwan mo kami. Masarap na director si Larissa. She's really an actor's director kasi basing also on the fact that we both took the actor's workshop and we were both students of Eric Morris acting workshop. Pag meron siyang sinabing cue na, pick a choice, alam ko na, kumbaga we speak the same language.
Nagtratrabaho ka na pala sa art na yan. Hindi mo man lang sinabi sa amin. Sasabihin ko rin, chumichepo lang ako. Ang galing mo naman, chumempo. Kung kailan nakasalampak na sa sahig ang tatay mo, kung kailan sinisipa-sipa na siya ng mga kapatid niya, saka ka pa siya mabay. Hindi mo ba naisip na ngayon mas kailangan ng tatay mo pag-uunawa natin? It's Celine, the wife played by Hilda, who always comes to the rescue. The image of the strong wife who stays faithful to her husband. They married young, faithful to the husband. Also strong mother. Yung tipong umaalma na yung anak. And she's able to, kumbaga, keep him in rein. You know, so that's the end of the strong woman. Ay, kaya aalis na ako din. Ayoko may masaktan pa ako. Tumigil ka. Saksakan ka ng yabang. Wala ka pang nararating. Ang laki-laki na ng ulo mo. Hindi ka aalis dito, naiintindihan mo ko. Mananahimik ka rito. Wala akong pakialam kung anong masamang dugong dumadali dyan sa ugat mo. Basta alam ko kalahati ng pagkataon mo galing sa akin dahil alam ka. At kung may pagmamahal ka sa akin, Boyet, dumito ka. To be with the power cast ng Tanging Yaman, sa akin, napakalaking honor na nun. Parang makasama mo sila, makasama mo sa pagkain. Diba? Hilda Coronel, Gloria Romero, Jai Delgado, Dina Bonnevie, Loris Gillian. Lahat nandun, magkakasama kayo, nagkakwentuhan kayo, tapos magtatrabaho kayo, tuturuan kanila kung anong dapat mong gawin, napaka-supportive nila. Parang, wow, dream come true sa isang actor. With the younger ones, since I didn't know them really, I said, can we have a workshop first? So like during the workshop, there would be one or two or three people considered for one part who were at the workshop. It was a matter of choosing, of casting the one who was right for the role, not who's good, but who's right for the role. Parang I auditioned through a workshop with direct, with some of the cast members. And all I could think of was, okay, I have to do this exercise, I have to do it well. And I was like, okay, I have to focus, I have to, you know, whatever she's going to say, I have to do it. I have this in mind, you know, whoever I cast here has got to be able to stand up to Dina. Mads, I'm sorry. Hindi ko sinasadyang saktan ka. You didn't hurt me. As a matter of fact, I didn't feel a thing. Because no matter how many times you hit me, nothing can ever be as bad as the way you keep hurting my dad. And she just did it, you know. I said, she's the one. Dementia. She goes to the set with her lines memorized. I just give her blocking. I just tell her the emotional obligation of the scene. And she does it. Talagang she really stood up to Dina. So, si Dina was saying, you know, I remember the first scene they had together, and she had this line in the corridor. And after I said cut, Dina goes to me and said, did you see her eyes? The black thing in her eyes, they're big, you know. Kasi, kaya, ibig sabihin si Dina talaga na pag ano. Ha? Bigay mo na kapag abot ko talaga yan sa akin. Sino? Masarap yung feeling na yun na pinagkatuwalaan ako ni director sa eksena na yun eh. I was not looking at his face. Sa kamay lang na ako nakatingin palagi. Hindi ko tinitignan yung mukha na. So it could be anyone. It could be my dad. It could be anyone na related sa akin. It's like he's been an actor all his life. And the gift he has as an actor is that he is like a chameleon, that he's never been there, he's never met you, but put him there and he'll absorb it, he'll change color. It's not a bad thing, it's a gift. Feel? Love is not about feelings. Kasi kung feelings lang yun, siguro matagal lang kami nagpatay ng daddy mo. This is the first time that I got to work with Direk. My very first. I was, wala, hindi ko alam. I had no idea how she works.
The time that I entered the industry, wala. Siya wala. All I knew about her was yung how she worked before, yung ganyan. I think I really work well with her, her style, yung si Derek kasi sa take one director, parang ganyan. Ayaw niya nang paulit-ulit. Yung mas raw, mas spontaneous, mas ano. That works well for me. Three generations of stars. One set with the comebacking director and everything else in between. The shooting took 3 months, shuttling from various locations such as Pampanga, Tarlac, and even as far as San Francisco for the cast portraying the family of Dina Bonnevie and Joel Torre. And portraying as part of a big family, the cast and crew had really developed quite a bonding, comparable to a family. Masaya, masaya, masaya yung set. Yung bang, masaya ako sa mga, I was impressed with the younger people in the cast because they were so professional. Yung nakikita ko na natatouch ako sa mga little sacrifices that they make. Yung appreciation nila for the project. And the sacrifices they make just to be there on that set and to do the what they have to do. There's so much of that, and it's especially the younger ones, when it's the children or the ano na gumagawa noon, tinatamaan ako, and I learned to be more patient.